Alam ba ni Hisoka na sinusundan siya ni Bono Linov at ano ang ibig sabihin ng mga pahayag niya sa chapter 405? At yan ang aalamin natin sa video na ito, mga ka-hunter. Pero bago tayo magpatuloy ay siguraduhin nakapalo ka na sa ating FB page na Mr. Salaysay para una ka sa mga ilalabas nating videos patungkol sa Hunter x Hunter. I-like at i-share ang ating mga videos bilang suporta. Maraming salamat sa mga ka-hunter nating walang sawang patuloy na sumusuporta. Sa chapter 405, inahalin tulad ni Hisoka ang pakikipaglaban sa pakikipagtalik. Ang grupong labanan at pakikipaglaban sa mga hayop ay di niya gusto. Kaya't wala siyang balak labanan ang mga prinsipe ng Kakin dahil ang mga abilidad ng mga ito ay kasangkot ang group ability na pinapagana ng Nenbis na nakuha nila sa ritual. Binanggit din ni Hisoka na hindi niya gustong labanan ang mga Chimera Ants, bagay na nagpapahiwatig na nalaman din ni Hisoka ang tungkol sa Chimera Ant noon pa. Ngunit dahil itinuturing niya lamang itong mga langgam o hayop na hindi sa kanya nagbibigay ng excitement sa labanan, hindi niya gusto itong makalaban. Madalas nating nakikitang na-excite si Hisoka sa laban, lalong lalo na sa mga taong gusto niyang makaharap katulad ni Gon at Corolo. Piling nga nito ni Hisoka na nakikipagtalik siya sa tuwing lumalaban siya at nireveal niya na ang nais niya ay one-on-one na laban. Kung ihahabing natin sa termino ng sexualidad, si Hisoka ay isang heterosexual. Ang pakikipaglaban sa mga prinsipe o group fight ay nagre-representa naman sa kanya bilang orgy sex. Ang pakikipaglaban naman sa mga Chimera Ant ay nagre-representa sa kanya bilang zoophilia o animal sex. Iba din ang pagiging hunter nitong si Hisoka. Siya ay hunter ng mga malalakas na nilalang na kaya siyang labanan sa isang mapangwasak na one-on-one deathmatch. Kaya niyang maghintay ng matagal hanggang sa maging karapat-dapat ang kanyang makakaharap. At dahil nga wala pang makitang target na kalaban itong si Hisoka, binanggit niya na walang problema kung magsasarili siya na nagre-representa sa termino ng sexualidad na pagmamaster. Ngunit isa ba itong hit ni Yoshihiro Togashi sa atin na makakaharap na ni Hisoka si Bono Linov? Ang salitang ginamit ay I don't mind playing with myself na nagpapahiwatig ng pakikipaglaban niya sa kanyang sarili. Dahil na mga oras na iyon ay binubuntutan na siya ni Bono Linov na nagtransform bilang si Hisoka. Posibleng alam na ni Hisoka na binubuntutan siya at nakita din niyang ginamit nito ang itsura niya. Hindi mapagkakaila na lumalakas ang pandamang presensya ni Hisoka pagkatapos ng isang laban na kinaaliwan niya. Sa Grid Island Arc, matapos niyang makipaglaro kay Razor, lumakas ang kanyang pandama nang malaman niya ang presensya ni Kaluto na kahit sinasabi pa ng mga spider na perpekto ang setsu nito, nagawa pa din madetect ito ng malahalimaw na pandama ni Hisoka. At dahil kakatapos lang ng matinding laban niya kay Corolo at ang abilidad niya ay lumakas pa matapos ang kanyang kamatayan, malamang ay nadama marini ni Hisoka ang presensya ni Bono Linov at alam niyang binubuntutan siya nito. May mga naunang hit na si Yoshihiro Togashi na tila nakatakdang magkaharap nga itong si Hisoka at Bono Linov sa hinaharap na kwento, at ito ay ginawang ko na din ng video. Si Bono Linov ay aminadong hindi uubra kay Hisoka pagdating sa pakikipaglaban, ngunit hindi dapat natin palampasin kung ano ang magiging itsura ng kanilang labanan at kung paano siya tatapusin ni Hisoka. Ano sa palagay niyo, mga ka-hunter, sa anong paraan tatapusin ni Hisoka si Bono Linov? Naniniwala ba kayong alam na ni Hisoka na binubuntutan siya nito? Ibigay ang inyong opinion sa comment section sa ibaba. Maraming salamat sa mga ka-hunter nating umabot sa dulo ng ating videos. Kita-kits sa mga susunod pa. Hanggang dito na lamang muna sa video na ito at laging maging mausisa dahil tayong lahat ay isang hunter.